Hello guys, welcome back to my channel, Nanay Ems. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. So, sa ngayon guys, yung isi-share ko sa inyo, tungkol po ito sa aking napagdaanan noong namatay ang asawa ko. Yung checklist for funeral or burial benefits. Yung kung kukuha na kayo ng burial sa SSS. So, ibibigay ko, isishare ko sa inyo yung mga checklist. So, yung sa asawa ko kasi, pagkuha ko, yung first time na pumunta ako doon, so, nag-check si ma'am sa computer. Tapos, napag-alaman na, kasi dala-dala ko yung PSA ng asawa ko. So, napag-alaman namin na, mali pala yung date of birth at saka yung year ng asawa ko. Halimbawa, yung ginagamit niya ay December 24, 1961. Pero yung nandoon pala sa PSA ay December 4, 1961. So, tinanong ako guys kung ano daw ang gusto ko. So, sabi ko, yun na lang ang nasa PSA ang sundin namin para mas mapadali. So, ito na guys yung mga, ito yung sinulat ng sa SSS at saka ito na nag-claim ako. Yan talaga si Nanay Ems. Ayan. So, ito yung mga checklist for funeral benefits or burial benefits. So, ibibigay ko sa inyo para kung kayo naman ang kumuha, so hindi na kayo mahihirapan. Pero sa ngayon, parang online na yata. Pero ito pa rin ang kailangan, guys. Kaya huwag kayong umalis dyan para marunong na kayo pagdating ng panahon. Parang kanta pagdating ng panahon. So, ayun guys, sa aking ito na pag-alaman. So, kailangan talaga yung ano, SS card ng namatay kung meron siya. Oo. Kailangan po kasi yun talaga ang kailangan ng SSS. Yung SS number ng namatay. So, ito na, ibibigay ko sa inyo yung checklist. Pito lang ito, guys. Kaya huwag kayong umalis dyan. So, number one ay yung funeral claim application. So, na makukuha din doon. Ibibigay sa inyo ng SSS. Parang nakaklip na yun. Oo. Tulad nito, nakaklip na din. So, yung number one ay funeral claim application. Yung number two ay death certificate of the member. Kailangan ay certified true copy. At saka yung birth certificate ng namatay na kailangan ay PSA. So, yun guys. Number 3, filer's affidavit, sinumpa ang salaysay. So, doon pa rin yun sa SS, sa opisina. Huwag kayong mag-alala kasi ibibigay lahat yan ng SS. Number 4 ay official receipt, OR, issued by the funeral parlor o kaya ng ano, yung binilhan nyo ng kabaong, kailangan may official receipt sila. Yun talaga ang una-una na hinahanap. Number 5, recent resident certificate of the filer or sidula. So, yung magkukuha or magki-claim, kailangan may bago siyang
sidula. Tulad ngayon ay 2023. So, kailangan ang nandoon ay 2023 din. Yan. Number 6, latest 1x1 picture of claimant or filer. Halimbawa, ID na 1x1. Meron kayo niyan. Kung sino ang magki-claim or magpa-file, kailangan may latest 1x1. So, number 7, identification cards of claimant filer at least 2 at least 2 dalawang ID na yung may picture with signature doon sa ID. Ibig sabihin, tulad nito, may picture at saka may signature. Kailangan duha. So, pwede na rin yung gamitin nyo ang national ID kung meron kayo. Kasi, yun na talaga ngayon ang ginagamit. So, yun na nga guys. Kailangan pumunta kayo doon. Pero, unang punta pa lang ito. So, syempre, babalik kayo para mag-submit uli kasi mag-build up pa kayo ng mga sa requirements at maghahanda. So, sana ay nakatulong ako sa inyo. So, thank you for watching.